Magandang araw mga ka-stroke. Ayan, tayo pa muling nagbabalik. At for today's video ay tatalakayin natin ang pananakit ng talampakan. Ayan, sasagutin po natin yan at pakikita rin natin ang mga ibang remedyo at sasabihin din natin kung ano ang mga ibang remedyo sa sakit ng talampakan at pati na rin sa pamamanhin dito at ng kamay. So kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa marami pa namin video tungkol sa stroke na lumalaban. So intro muna po tayo ng konti. My Stroke Journey Daily Life. How to fight the stroke and stroke recovery book. So, ito na po. Umpisa na po natin. So, sasagutin po natin yung pamamanhid at pananakit ng talampakan. So, marami pong solusyon dyan. Nung una po, nung bago pa ako na-stroke, nanakit din po ang aking talampakan before na, after na ako ma-stroke. Sumakit po ang aking talampakan din, pero ito po ay akin pong pinamasahe at binigyan din po niya ako ng mga exercises para dito. At kung alin ang mga hihilutin, kung alin parte ng masakit na talampakan. So, ipapakita ko po sa inyo sa pamamagitan po na ang kakailanganin po natin ng bote o kung walang bote, lata. Kung walang lata, kahit ganito. Ayan. Busini. So, papakita po natin. So, una pong gagawin natin, ito po, kakailanganin po natin itong ganito pong lata. Ayan. Kung wala pong ganito, kahit lata ng sardinas o kaya bola na pantenis para matigas-tigas. So, ang gagawin niyo po, siyempre na nanakit po ang talampakan, ipapatong po, hawakan niyo po dito kasi nga po, hindi po masyadong naigagalawang naiangat ang paa. Kapag ganito po ang hawak sa tuhod at sa, ano ba tawag dito? Sa binti, sa ilalim ng binti. Yan. Tapos papatong, yan. Tapos kakapain niyo po, yung kung saan parte ng talampakan sumasakit, tapos pagugulungin niyo po ganyan. Ayan, kung dito po sa may sakit na sumasakit, ayan, ganyan ninyo lang, ganyan. Itutulak niyo po ng kamay, ayan. Tapos hihilahin po dito kung dito sa dulo, ayan. Ayan. Paulit-ulit lang po, ayan, pero masakit talaga, ayan. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, ganun po. Tapos ang sunod po, ipapatong D4, naka D4 pong ganito, nakapatong po sa tuhod, tapos yung pong lahat po ng gitna, parte ng talampakan, yan po, pipisilin yan. Yan, ganyan. Pipisilin nyo po. Yan po kung wala, magmamasahe sa inyo. Pero mas maganda, kung pinamamasahe nyo sa marunong talaga, yung nakakaintindi. Yan, ganyan po. Yan. Ganyan. Yan. So, ganun po ang gagawin, pipisilin po. Mahalaga rin po yung kung sa mga sumasakit ng talampakan, kung lalo na kung kayong malapit sa dagat, pwede kayong magsadya sa dagat. Pwede nyo pong itutong sa buhangin nung pong mga alas 10 ng umaga o pwede rin alas 11 para mainit na ang kanyang buhangin. Ilubog nyo po doon at yun po ay napakabihis natin. Ngayon, kung ayaw nyo tinatamat po kayo pumunta ng dagat, edo ibabad nyo sa palanggan ng may tubig na mainit. Pero yung tamang-tama rin lamang naman ang init na kaya ng inyong paa para hindi naman masakit. At yun po ay talagang napakabihis natin. Marami po nagtatanong din sa akin yan kung sumakit ang talampakan ko. Pero hindi ko pa po kasi may paliwanag noon. Pero ngayon po, ganun po ang ginawa sa akin. Kasi nga po, sumakit din ang aking talampakan at ganun po ang aking ginawa. At yun po ay araw-araw ko rin ginawa. Hanggang sa mawala ang sakit. Tapos doon naman po sa pamamanhid ng kamay na tinamaan ng stroke at saka paa.
ayan po ay mas magandang ipahilot nyo po doon po sa massage therapy. Yan. Yan talaga sa marunong. Kasi po yan po ay meron talagang ugat na dapat na mahilot at saka pati dito sa paa. Kasi po ang stroke po ay hindi po pare-pareho. Meron po yung hemorrhagical, merong ischemic, merong aphasia, at marami pa pong iba. Iyan po ay may iba't ibang kondisyon ng katawan at ng ugat na kung paano kinukumand na utak na stroke. Yan, iba't iba po yan. So kagaya po ng mga hemorrhagical, yan po ay mga nagbara na nakuha naman sa gamot. Pero sila po ay plastado rin po yung kanilang kalahati ng katawan. At yun po ay madali po namang ibalik yun at na madaling magkumandang utak. Pero doon po sa aphasia, kana naman ang na-stroke sa kanilang utak, tapos kaliwa ang mahina, at saka sila ay nabubulol, yun po ay talagang dapat tinay-therapy po yan ng massage therapy. Kasi po yan po ay talagang manhid yan at talagang hindi halos gumagalaw. At saka karamihan sa aphasia ay nautal at matagal ibalik ang pagsasalita. Ang po ng mga pagtulog ang papakita ko po sa inyo. Woo! So, ang posisyon po ng pagtulog, lalo na sa kamay na nakalikong ganyan, ay mas maganda po na narito sa tabi dito. Ayan. Para po siya ay nilalawid na nakaganyan. Ayan. Tapos po, bago po kayo matulog, pwede niyo po siyang banatin na papaganyan. No? Oh. Ayan. Tapos kung matutulog eh, maganda nakalawid na ganyan. Ayan. Siyempre, pag nagulat, babalik ulit sa dati yan. Pero maganda yung top position. Ayan. Ayan. Tapos ang daliri ay pwede rin i-position na nakaganyan. Ayan. Nakaganyan ang isang kamay niya. Tapos kung may ilalagay nyo sa ilalim ng ulo na ganyan, ayan, tapos dadagalan nyo ng ulo. Ayan, ngayon po yung may bagay din. Ayan, para sa pag-close open. Ayan. Mahalaga din kasi ang namamasahe ang na-stroke. Ayan, yung pagkalabas mo sa ospital ay napipisil agad ng naghihilot ang kamay. Malaking bagay din po yon. At yan po, ayan po, makakapagpaliwanag po niyan ay ang asawa ko, nung ako minasahe. Siya po ay ang aking butihing may bahay. Siya po si Pei. So, mga ka-stroke, ang mapapayo ko lang po sa inyo, sa mga na-stroke, once na nasa bahay kayo, or ilang month na kayo sa bahay, pwede po kayong kumuha ng marunong talaga na maghilot sa inyo kasi kailangan po talagang mabuhay yung kanilang mga ugat. Gawa ng namamanhid eh. Oo, gawa ng namamanhid. Si ka-stroke po, dagsmin yan, dati ganun din. Namamanhid, paa, kamay. Nakakaranas po siya dati na hindi nakakatulog sa gabi. Oo, tapos ngayon, kumuha kami ng therapist. Nga, ilang months lang yata siya na therapist noon kasi medyo may kamahalan nga yung therapist noon per hour. Ang per hour noon halos 2,000 halos ang isang oras. Kailangan eh araw-araw. Ay kailangan noon eh araw-araw. Nalabas ko lang. Eh di medyo mahirap. Tapos may nagsuggest sa amin na may magaling na massage therapy. Medyo mababa naman ang presyo noon. Kung ikukumpara talaga sa therapist. At saka dapat daw talaga minamassage muna. Para dapat talaga minamasahe kasi kailangan talaga na maano yung mga ugat. Kasi hindi nagkukumanda ang utak eh. Kahit anong gawing ano ng utak, hindi sumusunod ang kamay at paa. Eh, anong nangyari sa kanya? Tinawagan namin, pumunta sa bahay. Talagang nararamdaman talaga niya yung hilot niya talaga na naaano yung mga ugat niya. Yun ay napakalaking tulong
yun ay isa sa napakalaking tulong sa kanya noong pinahilot yung kanyang katawan. At yan ang talaga makakasagot sa pamamanhid, mga namamanhid. Totoo po yun. Kasi ako manhid na manhid rin. Nakaranas pa yan na sobrang sakit ng binti niya sa gabi. Umaatake lalo pagka yung gabi. Umiiyak pa ako. Oo, umiiyak yan na talagang minsan binahagis niya ng unan sa sobrang sakit talaga ng kanyang paa, binti. Tapos yun, nakuha po sa hilot. Hindi ko sinasabi ko ay base niya sa kanyang experience. Hindi ko sinasabi na ito talaga ang gawin niyo. Yung pong aming inaano ay base sa kanyang karanasan. At kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, katulad naman doon sa mga sumasakit ang talampakan, ayun ay talagang dumadaan talaga yan sa na-stroke. Pero ang akin pong ginawa ay talagang warm. Ayan. At saka hot compress. At malaki rin po ang may tutulong ng buhangin sa dagat. Mm-hmm. Kung mainit. Ayan. Nilulubog yung paa. O kaya ay kung ano naman kayo sa, kung wala naman sa, ano kayo sa dagat o malayo, o kaya ay kasi kalimitan naman talaga. Minsan wala ka tayong budget. Dumadaan naman talaga rin, wala tayong pera. Eh syempre, pag pumunta ka sa dagat, lalo't malayo-layo, aarkila ka ng sasakyan. Minsan. Pero kung wala kayo noon, pwede kayo, no, ginamit ko rin sa kanya yung tubig na maligamgam na nasa planggana. Tapos iaano mo lang yung paa mo. Nakababad. Nakababad para rin siyang, para maging maayos yung ano ng kanyang ano sa paa. Yeah. Noon, dumanas din ako sa stage na talagang hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Kung bakit ako naka-stroke, bakit ako pa. Ako po, dati ay isang musikero at ako po ay drummer. At ako po ay laging may gigs. At ngayon po ay nawala na lahat yan. Pati po ang mga boses ay nawala na rin. Kaya dumanti po ako talagang galit na galit ako sa sarili ko. Pero ngayon po ay napaglabanan ko po lahat yan. At yun po talaga pala ang dapat ang matanggapin mo kung ano nangyari sa iyo. At nandyan lahat ng pagkaling. At saka sa pagsubaybay din ng aking asawa, ay talaga naman hindi naman niya ako pinabayaan. Oo. Tsaka ang mapapayo ko lang po sa inyo mga ka-stroke, laksan niyo ang loob niyo. Manalangin. Tapos, yun namang mga kasama sa bahay, kung nanonood din kayo nito, huwag niyo po silang pababayaan. Mas kailangan niyo po nila kayo. Kasi ako po sa totoo lang, sobra po ang sakripisyo ko sa kanya. Dumating yung time na talaga parang susuko ka na, pero hindi pa na dapat, hindi mo dapat talaga sukuan ang isang na-istro kasi ano na yung magiging buhay nila pagka pinabayaan. Naiyak ako. Naranasan ko na talagang back to zero po. Para ako nag-aalaga ng isang baby, tapos nag-daycare, kinder. Ganun, step by step talagang sobrang haba. Dapat po talaga ng pasensya. Dapat ay talagang iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Ganun. Para lalo na makasulog niya. Para mas prosigido po siya na gumaling. Kaya kayo mga na-stroke, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Nandyan si God ka. Kaya kayo binigyan ng isang pagkakataon. Kasi may ano pa kayo dito sa mundo. Medyo naging emotional po yung vlog natin ngayon. Kasi gusto ko lang maano nyo na basta huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi kayo kakaawa. Kumbaga, binigyan pa kayo ng isang pagkakataon. Meron nga yung iba, nag-aagaw buhay sa ospital. Talagang lumalaban. Kayo, mga stroke, binigyan mo ng pagkakataon pa kaya. Ang makakatulong lang po talaga sa sarili nyo. Isa-isa sarili nyo din. Opo, yes. Tama yung sinasabi ni Kat. Medyo naging emotional tayo ngayon eh. Opo. Pero kasi gawa nung mga nangyari sa atin. No? Opo. Kung iisipin nyo po kasi yung sa simula hanggang sa
ngayon, yung parang nadadala ka pa rin ng emotion mo. Emotion mo sa nangyari noon. At awa naman ng Diyos, eto na siya. Wow! Nagbibigay po siya ng inspirasyon sa kagaya ng mga na-stroke. Nandyan siya para i-share yung mga natutunan exercise niya para kayo ay gumaling din na katulad ni Castroke. Yes. Ayun po, kasama kaya, sinama ko po ang aking asawa ay para magkaroon din ng katulad ng inyong mga asawa o kung sino kasama niyo sa bahay ay dapat binibigyan niyo rin ng pansin ang mga na-stroke. Mm-hmm. Kinakausap niyo dapat yan at inaalalayan din kasi katulad ng mga pag-exercise, kailangan din nila ng alalay. Ayan. So, ayun po muna ating nagawa ngayong video. Medyo naging emotional. Pero, okay tayo, okay. Oo, kasi basta lagi ko muna sasabi sa inyo ay laban lang po ng laban at huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ayan, basta tanggapin natin kung ano nangyari sa atin. Alam ko mahirap man sa ating kalooban na tanggapin kung ano nangyari sa atin. Gawahin din naman tayo ganito nung dati. At yung mga nagagawa mo noon ay hindi mo na nagagawa kaya ganyan ka. Pero mas mabuting tanggapin mo na kasi na-stroke na nga tayo. Mas magandang lumaban tayo, maging aktibo ka sa lahat ng gawain, pati sa bahay, at pwede kang makisalamuha sa mga tao. At isa pa, ay mas maganda rin na ikaw may napapaglibangan para hindi ka rin naiinip. Yes, at saka huwag kang laging nakahiga, nakaupo. Ayan. Basta yung mga pinakita kong exercise, ayan po, ay talagang epektibo po yan. At yan po ay nanggaling talaga sa book of stroke. Ayan, so malaking tulong po yun. So marami. Salamat po sa panonood. Kaya nga sinabi ko na medyo emotional tayo kasi tayo mga na-stroke kasi lalakas, titigas, gagaling, baliktad. Ayan. So maraming salamat po at huwag niyo po kalimutan na i-subscribe ang ating channel. At inyo na rin i-share para maibahagi natin ang mga stroke na lumalaban sa ating mga kagayang na stroke. Ayan. I love you mga ka-stroke. Maraming salamat. Huwag kayong mawalan na pag-asa. We love you.